tol. I mean, kapag inogi shadow kill ka, you can still mark that thorn rose. Oo, oh, pwede mo madadge. May damage ka pa rin mamimitigate for that. This is H2O on the Lancelot, and this is a Lancelot to be expected na matataya yung bata doon sa likod onto Seth. But we do know how Seth was able to scale din naman using his Chango on that previous game. Ladies and gentlemen, I love this. I love how the draft is rolling. Everyone is bringing up what they want and what... Okay. Okay. Kapag naka-first blood ang NXP, feeling ko NXP na. Pero ang Chikulet, kapag nakuha sila ng dalawang magkasunod na buff, Chikulet mananalo. Ayan, ganun ang... Detailed prediction na tayo ngayon, Machine! Medyo matalino ka pakinggan ngayon, tol, ha? Maganda yan. Nakapag na, nakapag-tubig, eh. Oo, oo. Gera! Minions lang. Minions lang ang Gera. Minions lang. Pakiramdaman lang naman lapagin ng Sword Rose dito at medyo lumamang sa unang clear yung team chick doon, no? Pero inunahan na kasi ni Chester yung Lito Wanderer, tapos tignan mo si Renegade, nagparamdam ka agad, sinapak si Pabo na tanyang lahat ng mga kuko. Iba talaga mga kaibigan. Iba talaga si Renegade Potato! Mga kaibigan, and win that! Intro pa lang yun para sa ating last series ng main qualifiers day 2. Ipakilala natin ang mga teams natin. Mabilis. Team Tick on the blue side, you got Pabo here on the Tamog Santog dito para sa First Blood, kaya kay Chester na magagawa. H2 with the Thorn Rose puncture for the finisher. Continuing that Kisetsu at Hayabusa set naman sa Changdu. Suspended to solid MP ang gagamit ng X-Ball. Yawi ang Kurare ang gagamit ng Hellcurt. Chester ang Popolin Kupa, and si paring H2O ang gagamit ng Lancelot. Going back doon sa ginawa ni Renny J, pare. Ganoon ka-agresibo yung si Renny J. Feeling niya may ulti agad siya. Level ko pa lang. Diba? Balon! The Force of Singer. Bottom execution. Thorn Rose. And that's it. Bigla dito si paring Papu. Oh, akit angle, napakaganda double pick off para dito sa side ng next play Predator Solid. Actually, may napatay pala ang Team Chick. Yes, nang hindi natin nakita. That was MB. MB. Oh, yeah. Hagi MB. Si MB dito. Pero grabe, gigil na gigil si H2O tola. H2O with a KDA of 100, kill participation of 100%. And Kizet, naman dito tel, nakakuha pa rin ng kill level 4 kaagad. Utilizing his soul of lava. Hindi pa wala, basta-basta ang Team Chick dito against NXP. Ang galing mo mag-matchin. Dalawa yung total kills, tapos isang kill, isang assist, 100%. Ang galing mo doon. One plus one, tol. Payat. Payat ang problem sa akin yan, tol. Ito ha, yung nahula ko kanina, naka-first blood yung NXP solid, pero yung Team Chick nakakuha ng una nilang buff. Ngayon, pwede pang ma-negate yung prediction na pwede manalo yung next play Predator, kasi nga baka makakuha pa ng isang buff. Pero sino nga ba ako? Pwede namang hindi magkakatotoo yon, kasi nga yung next match natin ay nandito na sa 30. Tignan mo yung likod! Si Yawi lilikod! May alam kaya si Pabo dito, may naliligaw na Pabo. Tinalo na ni Remy J dito. Down for the Yawi. Nairitirik na skills, pero nakapagkasablik pa rin si Pabo. Nag-miss yung pato execution dito kagad. Parang X2O, Blinker out. Tignan naman dito. Mismo. Tapos there is the ultimate coming from Seth. Mitchell shower na binati lang din as he said that I are angry Popol. Ay, yeah, Cupa, sorry. Walang namatay. Warningan si Kuya mo Jester doon, at hindi, buti na lang kamo, walang Tyrant's Rage si paring Yawi. I think si Yawi na miscalculate niya yung XP niya. Siguro malapit na siya magkaroon Tyrant's Rage, pero hindi to ama sa timing. Meanwhile, may timing pa rin dito si paring H2O, dahil siya ay makakuha ng libre kill, tapos Kratos Machete na rin, if I'm not mistaken, tapos kukuha pa siya ng Turtle Soup. Lumapit dito si Jester, man. He wants to really disrupt that take for the Turtle para makapwesto man lang kahit papari si paring Set na deadly man yung Turtle, pero hindi na re-reset. Andun sa may Gedli kagad si paring Seth. Tapos tingnan natin, may mid-shore shower nga ba pwedeng maibuga. Actually, napigilan pa sa pag-abate itong bata. That is upset. That's gonna be the Dark Knight Falls activated. Don't to Yawi. Yawi here will be slain. And that's gonna be the kill na ibigay lang din para kay Pabo, mga kaibigan. Kanino na punta yung Turtle Man? Ay, yeah, H2O. Nalasit na H2O na pa yung back. Tapos kumuha pa siya dito ng defensive boots. Oh my, H2O once again proving na isa talaga siya sa mga main superstar core. Para sa side ng NXP Solid Clutch.
Turtle Take, napakahalaga noon, Kuya Shinbu. Kasi again, kapag nagkaroon ka ng shield tapos Lancelot ka, pwede kang sumugod ng sumugod kada paggabi. Pero yung Team Chick, alam na nila na kailangan nila lumaban. Hindi na, bawal nang magpa-gangster. Kami man ang gagangster. Mag-react kayo dahil basag ang Tore ng NXP Solid. Pero that is said, no, nabasag rin naman yung top laner dito. Onto the Gillette instant replay, makikita mo of the fight that was unfolded there. All in favor pa rin ng NXP dito, pero hindi ganun kalinis, no, na maalam si Yawi doon as he stayed into the middle. Nanigurado na lang din siya kasi H2O dito, he did puncture out after taking on that turtle. Pan, ang naging palitan tol, hindi talaga 1-4-1, naging 2-4-1 in terms of third trade. Gera dito, Farsam Repeated Airstrike will be stopping on that one. And yes, alam mo yon, NXP has taken the lead of this one by an inch, pero Team Chick, hindi nila hinahayaan na sumobra-sobra. Hinahayaan, hindi nakagaya to nung game number one. Medyo nagising na. Nagising na sa pagkatulog, ladies and gentlemen, ang Team Chick. Parang ganitong oras na talaga yung gusto nilang makuha. Pero ayun! Ambush! Double kill from H2O! Sabay eh, no? Sabay pa yung ano? Yung bangkay na bumaba? Uy! Sabay yung dash, sabay din yung angkay. Sabay din yung pagtumba ng Hayabusa tsaka Parsa. And that's it, ladies and gentlemen. The face check of death clearly as the death brush is successfully established here ng mga taga-NXP. That's gonna be the way clear. Coming in from Hotdog. Feather Airstrike. Nakaka-off yung Hotdog. Gamit ang Hotdog na naman eh. Feather Airstrike, just stop the push mula kay H2O and MB. Hindi na biro si H2O, tol. We are sitting at the 6-minute mark. My best guess is nakatungkol core items na to. Hinog na si H2O. The damage output, ladies and gentlemen. Pwede na maganda mag-setup. Sinaparang kaibigang Rene J dito. Tapos makakuha pa na naman siya ng isa na namang turtle buff. Sabay isang fiend. So, this time, Kuya Shinbu, anong lane na lang ang pwedeng kunin? Mid lane, pwedeng magsama-sama na dito ng NXP Solid, sabay si Rene J, dun lang sa gilid. But then again, Kuya Shin, yung depensa ng Chick dito ay talagang kaya din pumalag. Again, meron silang napakalayong damage mula sa harap ni Cho Shower tapos mula sa taas na Feathered Airstrike. Kailangan nang nina umiwas sa mga ambush kasi ilang beses na sila nabibiktima ng mga ganks mula sa mga bush. Pumutikan na yon talaga. Ang ganda rin ang timing dito na ginagawa ni Yawi. Pag pinipredict niya talaga, wala siyang vision doon kay Kisetsu. Mula na talaga yon. As in, grabe. Nakakot nila talaga yung rotations, mga kaibigan. And that's it. Kung nahagip siya ng konti man lang ni Yawi doon, nakaka-follow up ka agad ng napakabilis sa H2O. But as it matter, the main headline here is of course a take on the turret inner dito ng mga taga-NXP Solid. Alam nila hindi lang highlights ang kailangan. Just take these turrets. Every turret taken is a little step getting closer into the MPL. Pit na, pero tas nananakawan pa yung Team Chick dito ng mga extra damage output such as the Fiend. At pero hindi pa rin nila gini-give up itong tower nila sa mid. As long na may tower tayo sa mid, pwede pa tayong pumalag. Depensang Chicolet ang nakikita natin dito, Kuya Shinbo. Pero tignan mo yung minimap. Napapaligiran na sila, Kuya Shin. Tignan mo yung sandwich method. Ready day na naman. Yeah, on the set here, of course, sumagot siya ng kanyang Meteor Shower. Unstoppable though. Isa at set 4 na ginawa dito ni H2O. Gulong naman kay Pabo. Yawi dito bilang patapos. Tignan natin. That's gonna be another Kesem League. There's gonna be another Slaughter Sites there, Pabo, bilang pabalik. Tapos yun nga lang. Tignan mo, tignan mo. Bahon ito, wall yung bandang ka, inhibitor turn be hugged there by some minion waves. Kuya Shinbu, nakita mo yung parang binilangan. Na, kitang-kita sa minimap yung pag-ikot nung limang icons nung heroes ng NXP Solid. Tapos bigla na lang may nag-command. Rene J, simulan mo. Nalito, bigla yung Team Chick. Yes, walang nagkapatayan, but the main plan is to get towers. And dituhin yung Team Chick kung saan pupunta. Kasi si H2O pumunta sa baba. Rene J pumunta naman doon sa gitna ng gulo ng Psycho. Pumasok sa dalawa, walang napatay. Pero okay lang, objectives are real. Next level plays mula dito sa Next Play Solid. Yeah, sorry Manji, no, hindi ako ganun ka-familiar dun sa item pack na to. Ano kaya to? Mahalit, no? After the endless battle, meron siyang... Ito, pwede to papuntang ano ba yan? Heptasis yan, no? Yan ba yung component ng heptasis? Hindi ako familiar din eh. Hindi rin ako familiar sa mahalit. Pero pwede siya mag-ganun eh. Kasi may... Mura kasi, madali na rin eh. Endless battle, heptasis nga mga kaibigan. We got here 2-10 para sa laro natin at the 9-minute mark. Although Team Chick is holding the defense naman, no? Pero ayan, Next Play Predator Solid is doing it step by step. So mag-set dito after the Fatal Links. And that's the BNJ getting clipped. Apat na member natitira dito mula sa NXP. Tuloy pa rin ang pressure na kailang gagawin.
I think nag-oversee si Chester doon. I think wala yun sa plano, pero Chester, clear naman ang plano ng NXP Solid dito to get all of the pressure, to get all of the entry points and the choke points ng Team Chick dito. Ang aasa ang Team Chick dito sa isang magandang setup, pero ang problema, yung NXP Solid, never silang nilalaban ng 5-on-5. Wishin, kapansin-pansin eh, parang ginugulo ng NXP Solid kung saan pupunta ang Team Chick. Beautiful ML para sa side ng NXP Solid. Laging iwalay. There's no heavy call naman para sa NXP Solid talaga na lumaban din as a 5v5. It does feel like may eggle pa nga sila sa 5v5 kasi Chango yan. Not to mention may Barca din, di ba? Mas marami yung tatamaan niya. Pero kung i-isolate mo yan, kahit may ma-pick up na isa o kahit merong ma-hustle na isa, may objectives ulit na makukuha naman sa kabilang dako ng mapa. Kailangan nila dito ng kahit dalawa o tatlong fatal links na magmumula kay paring Jester. Pero kung makikita mo naman sa kabila na doon si paring MB, parang nakakaitan na fatal links! Double kill yun! Dalawa yun! Oh my god! Oh my glove, Silicious, crucial yun para the side ng Team Chick. Team Chick pala, lalaban pa dito si paring H2O. Pero yung Tams, itatry na lang ishove yung top lane. Men, nasa top lane yung Lord ngayon. Sino ang una makakapag-setup? Renny J? Renegade here at the Poison Stinger, kumukuha ng distansya, full stack kumunek dito sa mukha ni paring Pabo, pero alam niya na pwede siya sa dumi dito. Calm, Malicious MB here, lumalapit, torchback, sumisway-sway lang, pero alam niya hindi siya pwede mag-commit dahil tatlo lang sila sa mapa ngayon. It does look like tall medyo hindi ganun kali ano ha, yung momentum hindi ganun kalinis. Mula sa NXT yung dalawang nagtitake ng Lord kanina, I think that was Lancelot, tapos if I'm not mistaken si X-Boy. Kinansin nila yung take ng Lord after nung gino ni Renny J. Alam din nila na pwedeng malugi si Renny J doon. Padating na yung Farsa, look at the discipline ngayon nung NXP Solid. Team Chick, ang ganda rin ng depensa na pinapakita, not letting any Solid na gumawa na naman ng tempo. This time, yung damage kasi output ng Team Chick, enough para sumagod sa next play, pero walang makunat sa ganong classic setup, and that's very big freedom here for the members here of NXP Solid to take on the Lord. Team Chicks will be suffering a push na merong Lord. Can they take something? Can they do something? Nakabantay din lang si Renade, si Yawi doon. Back towards the Lord. Andun yung Kufra. Pero Lord na yan. Automaticals. Grabe men, yung Kufra, si Kuya Yawi nakabantay. Parang yung mga kagawad sa mga barabarangay. Kapag ikaw ay lalabas, minabati ko po kayo. NXP Solid now getting the free Lord, men. It's looking like Team Chick, sila lagi yung nasa defensive stance. Sila lagi yung nahihirapan lumabas, men. Sa ganitong sitwasyon. Nadali, Jester yung damage na pwedeng ibuga sa kanya despite being attacked. Hindi yung tankiness yung ano eh, yung main asset ni Jester dito. You have to remember that. Walang tanki ngayon sa pwedeng ibuga na ni Sonid, lalo na kay H2O. Pero may setup ang Team Chick. Yun ang tanging pag-asa nila against NXP Solid dito. NXP now, they're getting closer and closer sa pinakagitnaan doon si paring Chester. Ganda ng positioning sa mapa, doon ako na-elip. Yung mga icon sa mapa, kumbaga sa basketball, ang ganda ng pasahan. Ganda ng pistuan. Yep. NXP Solid marching towards the bottom lane. Shin. We are angry, activated dito naman to go for the Lord. Pero I think na-relax ng NXP. So, Malma lang. Ayan Pero tola, parang napakasip pa rin nun. Feeling ko parang napakasip pa rin nun. Luminous Lord yun. They did set that we are angry gets burned. And I think na-respect talaga ng NXP Solid yung idea na mabilis mag-clear yan, mabandali makadepensa talaga. Yes. Nire-respeto nila yung damage eh. Ang daming damage dito, may Hayabusa ka pa na pwedeng ma-outplay yung Lancelot minsan or si Renny J, 'di ba? Pwede talaga eh. Kaya tignan mo yung ginagawa ng NXP Solid. Dalawa lang yan eh. Lalabas si Renny J or mag-initiate si Yawi, may mabibait na skill, alam na cooldown yung skill, then saka papasok. Hustle ni Seth, ha? Again, naka-holy crystal. And kapag inhibitor turret push kasi tol, that's the thing. Kapag inhibitor turret push, mahirap ulihin talaga yung Chango. Sa loob ng base lang yan. Kasi pwedeng yung Chango nandun sa mismong base magpaulan eh. Totoo. Medyo yun sa drone eh. Again guys, lamang ang NXP Solid, but it's not there. Tingnan mo yung patience ni Yawi. Kailangan talaga. Nakatayo lang si Yawi. Nakatayo lang eh. Alam niya eh. Hindi nagpapakita eh. Kasi the fact na hindi siya nagpapakita, hindi makalabas ang Team Chick. Bulag sila sa mapa. Yeah.
parang Shin, feeling ko na kailangan mag-ulti ni Sent pang site lang eh. Or kay ano, kaso kailangan nila sa dahil. Hindi, kailangan lang hawakan ni Sent yung, kahit minions, basta minions lang, kahit minions lang. Ayun, na, nag-ulti na nga. Hindi niya na natiis. Inultihan niya na. Risky nun ha. We are angry here at the bottom lane. Alam nila na walang ult. Walang ult, pwede ulit. Pwede imit, papasok dito sa H2O, dun inilaban, Phantom Execution, para lang makapag-zone out, puncture in, lumapit lang din, Kisetsu dito, Fatal Links! Oh my God, mga kaibigan! Chester, mga kaibigan, get killed, arrest in peace, before fate the game, before somebody else takes you out of the fame, and put your name to shame, si Yawi naman ahabon dito, and let's see here as Chester will be torched back by that X-board, walang na-push na inhibitor chariot, nakakuha pa ng dalawang kill din yung Team Chick, and they are still on the defense of this game. Sabi ng Team Chick, binibait lang namin, alam nyo na walang ult, okay lang yon dahil yung iba kong kampe, sabi ni Sent, ay merong ult, Fatal Links sa tatlo, dalawa ata yon o basta dalawa ang nawala sa NXP Solid. Depensang Chick ang nakikita natin ngayon. Feeling ko eh, yung ganong ult eh, kailangan mo na masipatan yung kalaban eh. Naispata na nga. Nagka-ispatan na pero mistakenin. Let's see here on the Gillette instant replay. Mga kaibigan, no? Again, ang ganda rin ginawa ni, ano? Ang ganda ginawa ni H2O doon. Pero, may isa pa kasing defensive kit eh. May isa pang defensive skill. Alam mo yon, the Fatal Links. Hindi lang naman mature, ano eh, mature shower yung pang-depensa pa. Pati yung Fatal Links, yung hindi nila na-account. Maraming nakagip sa kanila. Fatal Links, Feathered Airstrike, at saka Last Insanity. Pag pinag-combine kung ba yung Fatal, Feathered Insanity, doon yung nag-combo, nag-combination. Yeah. Ulitin natin. Fatal Feathered Insanity. Joke lang, hindi pala F yung uli. Pero, man, it doesn't change the fact na yung NXP Solid pa rin yung nagko-control ng buong mapa, and they got another free lord. This time, with this free lord, pwede ipambait yon ng NXP Solid either sa gitna, actually sa babayan pupunta, and then they're gonna wait for the crucial skills. Mind you, every skill dito na binabato ng Team Chick, apat na ultimates. So, hindi man ganun katagal yung cooldown, pero at least ramdam mo yung cooldown nun kapag crucial na, di ba? Kapag mga crucial points. So, this time, NXP Solid, pwede na nilang gamitin yung Lloyd sa baba. Kaya mo to, Tol, mind games to, ha? Wala yung the NXP Solid doon sa Lloyd. Ina-assume ng Team Chick na nasa may red side ngayon ng NXP Solid. Kailangan malapagan ng Meteor Shower itong Lloyd, itong Luminous Lloyd na hapag-set doon. Ibabody block yata ni binabody block ni Yawi. Binabody block yata ni Yawi. Ready body block ni Yawi. Wala pa. Basag yung inhibitor. Basag ba inhibitor? Nasahay ko yung Team Six. Alam ng NXP eh, na hindi sila pwede magtabi-tabi. So there you go. Basag. Ang Torres sa baba. Pinapaulanan ng mga fireballs. Oh! Okay, wala na hinahawakan pa rin na. Hinahawakan pa rin yung Meteor Shower. MB here kiting back. That's gonna be the Feathered Airstrike coming in from the far side. Tumalan na dito yung Yawi kaagad at biglang mawawala. Yung parasa nga. Tapos tingnan natin dito. That's a lot of Meteor Shower coming in from set. Let's the damage be done in. Hindi na mahalaga. Solid Zane knows they can just go for the clear onto the base. And that's it. If you focus the base, you win the race. NXP Solid, mga kaibigan.